Kasi ang nangyari, oh, habang nire-report niya, yung ironic din, eh, habang nire-report niya na umangat daw yung speed ng internet dito, which is true naman talaga, di ba? Pinakita ko naman sa inyo kahapon. Umangat yung speed ng internet, eh biglang naputulan. Kaya sabi niya, i-report ko ito kay Pangulong Duterte. Habang nagre-report ako, biglang naputulan. Buti nga. Sa DICT, yung ukol dito. Ito po, na-experience natin firsthand ang problema natin sa internet connection. We're all in Metro Manila. Eh, ilang beses na po tayo naputol. Ano ba talagang solusyon dito? More towers, more fiber cables. Bakit tumatawa-tawa ka? Anong nakakatawa doon? Ang bagay nga eh, tatawa-tawa pa. Customer service. Ang question po, when? Tinawa ng katuloy, when? Kailan? Ano to, puro dal-dal na lang? Umayos kayo dyan. When it takes time to build, but we love. We help them build. Melales Moras para sa bayan. Anak kayo ng tutya, ha? Oy, Tita Nene, salamat po. Oh, papakita ko lang sa inyo, ha? Papakita ko lang po sa inyo, baka naman sabihin nyo, eh... wait, ha? Papakita ko lang sa inyo na... hindi po joke yung kahapon kong ginawang speed test. Ayan po, ha? Ayan, okay. So, ito po speed test. Ayan, ha? Oh. Ayan. Globe po yan. Okay? So, para po sa kaalaman ninyo, baka kala ninyo joke yung ginawa ko kahapon. Ayan po. So, 159 ang download. 11, ano ba yun namatay? 11 ang... 12 ang upload. Abay, mas mabilis pa dito sa ano ko, ha? Totoo kaya ito? Sa landline, sa PLDT ko. Nanggamit ko po PLDT, pero itong cellphone ko po ay AT&T. Joke lang po. Globe po, Globe. So, at least, alam nyo na hindi po ako nagjo-joke, ha? Kahapon po. Totoo naman, bumilis na. So, ibig sabihin, talagang gumalaw na. Talaga hong gumalaw na ang pagbilis-bilis ho ng ating internet sa kautusan ng ating Pangulong Duterte. Okay? So, palakpakan naman dyan. Ako, abot 95. Pero dito sa PLDT fiber ko, 20 plus lang. Anak ng kalabaw. Sabi ni Diego Latigo, bumilis na nga din dito sa bahay. Ano ang bumilis? Ang kuryente ninyo o ang internet? Kasi yung iba ho, bumilis din ang kuryente. Hindi ko maintindihan eh. Kailangan mabilis rin ang upload para totoo mabilis ang internet. So ibig sabihin, yung 12, kalokohan yon. Kasi 12 lang yung internet. Pero yung upload ko ah, pero pag dito sa... Dito sa PLDT ko, bagal. Anong upload ko? 20 lang. Sa Masbate, mabagal pa. Bumilis na rin net sa bahay, PLDT kami. Pero dito sa PLDT ko, pantay yung download at saka yung upload. Pareho siya. Hindi katulad dun sa Globe, di ba? 100 plus yung download, tapos 11 lang yung upload. Lindol sa Mindanao, ano ang update? Ay, wala po akong update. Di ko po alam. Pasensya na po, ha? Wala pa pong ano yun eh. Wala pa po akong... nung lumindulo, inaandi dito na po tayo sa, ano, sa ating live. Kaya hindi na po natin nakita kung anong meron. Wait lang. Ano na bang meron? Basta ang alam ko nagte-trending ngayon, si Mocha, si Robin, at saka... Earth. Mas itong trending pa si Mocha, si Robin kesa dun sa earthquake. Ano ba naman yan? Mga tao talaga, mga chismosong mga animal, eh, no? Hindi. Anong ginagamit mo sa stream? Yung ito, itong PLDT. Kaya ano? Pero yung PLDT ko, 2020. Upload and download. Okay? Pero dito sa Globe ko, na hindi ko naman ginagamit, yung internet,
Ganun lang, hanggang 12 lang. Okay, okay. Talaga naman maliwanag yung utos ni Presidente Duterte. Tuloy ang eleksyon sa 2022. Ayaw na daw niya mag-extend. Kapoy na raw. Uuwi na daw siya sa Davao. Eh yung 2022, hindi nga natin ubos maisip kung paano mga kampanya. Hindi ko ma-imagine. Walang rally. Yung registration, kakarambola na tayo. Tapos, hindi natin maintindihan kung paano gagawin yung mga COVID protocols, yung sinasabi ng mga testing at face mask at physical distancing. Samantalang alam naman natin, election, di ba, siksika ng pila-pila sa mga presinto. So, yan ang pinagpaplanuhan natin at kinakailangan nga, palibhasa nga may COVID protocols, tapos may pinag-uusapan pang hybrid. Tapos sa national election pa ito, eh talagang sabi ko nga sa COMELEC, hayaan mo ng OA tayo sa aga na baganda, at least hindi naman natin na gagawing bulilyaso. Ano ho ba yung tinatawag yung hybrid election process? Hindi pa ba sapat yung automated system? Sa totoo lang, napakaraming bansa na sinasabi nating high-tech, ano, yung mga Germany, Australia, at pati Singapore. Abay, umatras, natakot sa automated. Dati automated sila. Yung Germany, boom, bumalik sa manual kasi ang sabi nila, hindi naman daw nila nakikita ang nangyayari pag sinubo sa machine. Doon naman sa Singapore, automated, pero yung bilangan, ang unang bilangan, manual. So, marami tayong iniisip at total, mga Pilipina naman tayo, sanay naman tayo sa hybrid o di kaya mestizo, askal. Baka maganda i-combine yung transparency at security ng manual na tara-tara pa rin sa presinto, nakikita ng tao at sila mismo at yung mga mestra nagbibilang, hindi na yung katulad ng pure automated na ipapasak mo dun sa BCM, bahala na si Batman. Di na natin alam kung paano nabilang yun. Magugulat na lang tayo sa mga resulta. Ano naman po yung mga rekomendasyon ng inyong committee, Senator, para maiwasan yung mga sablay na proseso? Unang-unang suggestion, talagang magkaroon ng pagkakaisa sa DOH at sa mga LGU kung paano gagawin yung physical na eleksyon. Ano? Kasi eto nga yung problema natin, talagang kailangan maghanap na ngayon pa ng mga venue. Baka hindi kaya ng mga classroom sa eskwelahan eh. Baka mas okay kung mga estadyo o kung pwede naman sa weather, yung outdoor, sa mga parke, para talagang walang infection. Tapos i-stagger yung oras. Palawakin natin yung ating tinatawag na early voting. Yung mga senior citizen, masyadong highly vulnerable, yung PWD, alam nga naman na papipilahin pa natin sila. Pagkatapos yung mag-duty, yung mga sundalo, police, COMELEC, abay, mauna na sila sa botohan. So yun, ine-expand natin sana yung early voting, yung advance voting. Pagkatapos, yun nga, yung expanded hours. So, tiisa na lang at habaan na lang natin yung oras hanggang gabi. Ayan, baka yung mga uso ng mga nakaraan dekada na nagba-brown out. Eh, wag naman sana. Kailangan may genset. And all of that. And I think we have to redistrict or re-precinct. Ulitin yung mga presinto kasi may mga presinto na napakalalaki, libo-libo ang bumoboto. Hindi na po pwede yan kasi talagang physical distancing ang gusto natin. Maiba lamang ho ako, Madam Senator. Ano? Dahil tuloy pala, ngayong araw yun, yung hearing ho tungkol dyan sa vaccination program. Isa ho kayo sa mga nagtatanong, may aasahan pa ba tayong pasabog dito, Madam Senator? Mukhang mas lalo yatang dumadami yung mga tanong tungkol ho dyan sa bakuna na yan, Madam Senator. Oo nga eh, talagang minsan di yata nagkakaintindihan. Ako, para sa akin kasi, alam natin na emergency to. Kaya kung minsan yung mga tanong, hindi na isasagot ng maigi. Siguro hindi pa na plano, hindi pa naisip. Ako naman, tiwala naman ako kina Secretary Galvez kasi maayos naman talaga si General Charlie. Kaya nga lang, eto nga, naguguluhan tayo sa presyo kung ano talaga, alin ba talaga ang ibibigay sa Pilipino. Higit sa lahat, nangangamba ang ating mga kababayan at mukhang maraming ayaw magpaturok
dun sa Chinese at sa Russian vaccine. Hindi naman sa pagiging racist o maarte at mapili, kundi talaga namang kaduda-duda kung nag-clinical trial ba yun. Marang wag naman mag-eksperimento dito sa Pilipinas. Nakaka-nervous naman yata. Okay. Eto ma'am, may kumita ba talaga dito? Baka pwede nyo hong ibulong sa amin, Madam Senator, kung ano ba yung pinaghuhugutan nyo dun sa tanong nyo na Sinovac kumita dito. Madam? Oo nga, nagkakabiruan na nga na Sinovac kumita. Nako talaga naman. E paano kasi yung kumpanyang Sinovac, kailangan manmanin maigi. Kasi meron silang mga kaso mismo sa China na sinuhulan pala nila ng bonggang-bongga yung kanilang FDA. At inamin kasi nga wala nang masabi. Kaya daw sila parating nauuna doon sa MERS virus, sa SARS virus. Parating daw sila nauuna. Paano? May suhol. Ay, nakaka-nervous naman yata yung ganon. Tapos hindi nga namin maintindihan. Supposed to be government to government. Ang sabi kasi nung una, tulong daw ng China sa atin. Biglang nung tinatanong na si Secretary Galvez, ang kausap daw niya yung company representative sa Hong Kong. Bakit ganon? Kung government to government, bakit may kadeal sa Hong Kong na babae na wala namang kinalaban sa gobyerno? Kaya masyado kami nalilito sa palagay ko sa kamamadali siguro at sa dami ng kausap, nagkakagulo na. Ganun din yung tanong namin kasi di ba yung sinasabi nila magkakaroon ng herd immunity, safe na tayo. Ako kasi yung head ng economic affairs, gusto ko malaman kung kailan pwede nang magbukasan yung mga opisina, bumalik ng trabaho ng todo-todo, higit sa lahat, pumasok na naman sa eskwelahan yung mga bata. Naguguluhan ako kasi sabi nila 67% daw kapag herd immunity. Sabi ko nga, kailan ma-achieve yun? Kung bibilangin natin yung ma-inoculate, parang napakatagal. Pero nung una, sabi ni Secretary Galvez, hindi, kaya natin yan sa loob ng isang taon. Eto nga, wala pa palang nababayaran, no, na order na siradong-sirado na kontrata sa mga vaccine. Paano yan matatapos within the year? Biglang umatras, naging 3 years na naman, litong-lito na talaga kami. Kasi siyempre, yung mga negosyo kailangan magplano. Yung gobyerno kailangan rin bigyan ng ayuda. Yung talagang hindi makabalik sa trabaho o di kaya arawan lang. Apakahirap talaga ng sitwasyon natin ngayon. Dapat magtulungan at magsabi kung ano ang kakailanganin in the future para makapagplanong konti. Kasi mahirap na nga ang hinaharap, magulo pang kausap. Okay, maraming salamat po sa oras na inilan po ninyo sa Bombo Radio. Good morning, Madam Senator Amy. Magandang araw, maraming salamat. At kahit papano, Happy New Year. Sana mas mabait ang 2021 sa sambayan Pilipino at sa buong mundo kesa sa nakaraang taon. Nakaraos tayo, pero sama-sama tayong babawi sa 2021. Happy New Year!